For today's video, tayo ay maghahakot ng mga gamit namin sa bagong apartment na aming titiran. Ayan, si Yumi Jane. Ayan, kita nyo naman na nagwawalis. Ayan, nagwawalis si Yumi Jane. Kita nyo naman ang sipag-sipag. Ayan, unang pinasok is yung timba. Yung timba na yan ay may laman na mga gamit ko sa kusina, yung mga condiments, gatas, yung mga ganon. Basta yung mga gamit ko sa kusina. At yan, naghahakot pa sila ng kung ano-anong gamit. Ayan, mga libro ng anak ko yan. Ayan ay booper. Hindi ko alam kung booper, tama ba? Sa tito ko kasi yon. Yung karamihan ng gamit ng tito ko na kailangan ingatan is dinala din dito sa apartment. Ayan, mga gamit ng inang yan. At marami pang gamit dun sa truck. Ayan, gamit din ng tito ko yan. Kalan yan na electric. Oo, electric yun. Tapos, kumukha pa sila sa loob. Ayan is gamit din ng tito ko yun. Parang heater ata sa CR yung kulay puti na yon. Hindi nila alam na naka-video ko dyan. Ayan, may pabigas pa. May bigas pa kaming binuhat dyan. Then, kumukuha pa sila sa truck. Ayan, yung iba na yan is gamit ko na mga damit-damit ganun. Ayan, si Kuya Yuri natapos na magpahinga. Naghakot na din. Yung parang bilog na yun is gamit din ng tito ko. Ayan, oven niya ng tito ko tsaka ng tita ko. Pinadala nila talaga dyan sa apartment. Yung dala ni kuya na yun is amin. Ayan, sa tito ko din yan. Karamihan ng gamit namin dyan is gamit namin mag-asawa tsaka ng mga bata. Tapos ng tito, tita ko at tsaka gamit ng inang. Yung ibang gamit is sinisilip ko para alam ko kung saan ipapasok. Kung sa kwarto ba namin o sa kwarto ng inang. Then yung ibang mga gamit dyan is katulad ng mga shoes, mga chinelas na naka lagay dun sa bahay na nagagamit pa namin is i-garbage bag ko na lang para hindi natakaw boxes. E nagpakit na ako ng tubig kasi nauuho na rin kami at pagod na kami dyan dahil ilang araw na rin kaming pagod sa pag-empake. Ayan, isang buo na yan. Hindi na nila pinatanggalan ng damit. Buo na daw nilang ikakarga sa truck at ipapasok sa loob ng bahay. As in, buo na nila yung ibinuhat at idinala sa apartment. Sabi ko, tatanggalan ko pa ng mga damit kahit sa garbage bag ko na lang ilalagay kasi ako baka magkalaglag. Hindi na daw, kaya na daw yun. Then, okay naman, kaya naman, wala namang nagkatapon or nagkalaglag. Ay, ang mga yan is, may mga unan dyan na gamit ng tito ko tsaka ng inang. Yung unan na yun is, hindi na namin inilagay dun sa box na black kasi maraming space na magagamit. Eh, pwede naman i-garbage bag yun. Then, yung ibang mga parang sako na bag is mga damit din namin yan. Damit, kumutwalya yung mga ganun. Ayan, asawa ko pawis na pawis. Siya yung nag-drive nung truck at pinahiram kami nila Ate Tara at ni Kuya Johnson. At yung dalawa palang tauhan dyan na nagbubuhat is tauhan din ni Ate Tara. Pinahiram din niya kami. Salamat Ate Tara sa pagpapahiram ng tauhan tsaka ng truck. Ayan yung asawa ko. Hindi niya alam na naka-video ko dyan. Kaya dyan na pumuesto. Kumukuha pala siya ng tubig at umiinom. Ayan, umiinom siya dyan. O naglagay din ng yelo. Ayan, si Kuya Yuri, binuhat yung mga tables nila. Nilagay na doon sa kwarto namin. Ang daming ano niyan, ang daming gamit niyan. Ayan, hindi ko alam kung sa inang yan o sa ano, sa amin. Ay, yung dalang ni Kuya na isa is sa inang yun. Ayan, mga unan yun. Nakita nyo naman may kulay blue. Unan yun. Meron pa dyang mga stuffed toys na marami. Meron kasi kaming stuffed toys dun as in isang malaking garbage bag. Stuffed toys pa yun ni Yuri nung birthday niya. Nung first birthday. Then regalo sa kanya nung mga nakakaraan. Basta mga inayos ko kasi yun.
kasi nakalagay yun dun sa isang cabinet na malaki dun sa sala, eh bumagsak na yun. Kaya tinilanggil ko na at nilagay ko talaga sa garbage bag, pero matagal ko nang inimpake yun. Ayan o. Yan is, nilagyan ko yun ng tape, pero yung ibang, iba kasing ano talaga, ayan may tape din yan. Yung ibang mga cabinet, drawer type na cabinet, hindi ko na nalagyan ng tape kasi naubusan ako ng tape kung kailan kami maghahakot mismo. As in, puyatan kasi talaga yung pag liligpit ko kasi akala ko nagmamadali sila dahil alos araw-araw nagtatanong kung tapos na maglinis, kung pwede na magpaumpisa sa susunod na araw ng ano, para daw masabi nila dun sa architect kung pwede nang magumpisa ng pagbabaklas dun sa bahay. Kasi nga, kaya kami lumipat sa apartment, babaklasin yung bahay na tinutuloyan namin. Yung bahay na yun is dun sa tito ko. Ayan mga gamit na yan. Ayan sa akin yung ibang gamit dyan. Babaklasin yung bahay nun kasi papagawa nung tito ko is yung tito ko na yung may-ari ng bahay na yun. Then sila na yung magpapagawa nun para daw sarili na nilang pundar yung bahay. Parang ganun yung intindi ko. Pero yun lang intindi ko. Pero gusto kasi niya lang nila talaga na mapagawa yung bahay na yun. Then ayan, nagpupunas-punas na ako ng mga cabinet. Dahil syempre naalikabukan niya nung nilipat. Then yung ibang gamit dyan is ipapatong ko sa loob, sa ibabaw din ng cabinet. Yung dalawang cabinet na itong magkasing laki is ano yan. Nalagyanan ko yan ng yarn, ng mga pangganchilyo ko nandyan. Then yung isang cabinet naman is lalagyanan ng mga cologne, lotion, powder, yung mga ganun. Then ayan, isinulo ko na dun sa isang side yung isang stante na yun kasi may nakapatong din ako dun nasa loob ng kwarto namin yung stante na yun. Dun sa isang side na yan is dyan lang tinambak ng tinambak yung ibang gamit. Then ayan, inikot ko na yung camera para makita nyo. Ayan yung isang side na yan is dyan pinagtatambak yung gamit. Yan si Yumi, dyan kinukulit ako. Ayan yung mga gamit na tinambak. Ayusin ko pa yan. Then ito, dito tayo sa loob ng kwarto. Ayan yung mga gamit na pinagbababa nila na ano, cabinet. Then ayan si Yumi J, naglulurit na yan eh. Bumalik pa kami dun sa bahay para may kuhanin at ibigay dun sa mga gusto nung ibang gamit na yan. Then marami pa rin kaming gamit na binalikan at inilipat dun sa bahay na tinutuluyan namin. Ayan, karamihan po ng gamit na yan is inilipat namin dun at hinakot nila at hinakot din namin. Ayan, hirap na hirap silang buhatin yan kasi ang laki niyan at ang bigat. Ayan, hindi nila alam kung paano nila pagkakasyahin do. Ito yung mga kwarto na wala ng laman at nabaklasan ko na ng mga gamit. Kumbaga yung laman na lang yan is mga basura na lang. Ayan ako. Then ito yung kwarto namin. Hindi ko na tinanggal yung mga nakadikit sa wall. At ayan, basura na lang din talaga yung laman. At ayan yung kwarto. Ayan yung sala, hindi ko pa rin nalilinis yung sa sala. Ito yung sa kwarto ni Lo, ni Inang. Ayan, yung mga yan is gamit pa ng Inang yan. Binalikan din namin nung araw na yan. May electric fan pa dyan. Ayan yung dining. Ayan yung sala, may kurtina pa at may mga gamit pa. Ayan naman yung terrace. Ayan yung pintuan natin. Yan yung terrace. May mga gamit pa talaga. At ang tagal din namin naglinis dyan. Eto, punta tayo sa garahe. Ayan yung pinakalabas ng terrace. Ito yung garahe. Hindi ko na pinakita kasi may mga sasakyan. Ito naman yung sa likod sa may CR. Ayan, ayan yung papuntang dito kitchen. Ito yung kitchen. Ayan. Wala na halos gamit dyan. Karamihan na lang is mga basura. Then ayan, nalinis ko na, natanggal ko na yung ibang basura sa gitna at nakuha na yung ibang mga gamit. Ayan. Ayan, yung kurtina naman is binalikan namin. Kinabukasan na namin binalikan yung mga kurtina. Ayan pa. Di abot ni Kuya Yuri, maya-maya ako naman nagtanggal. Ayan yung asawa ko, tinaayos yung internet. Ayan yung bahay sa labas. Pinadadasob ko yung owner para makuhaan ako ng buo yung bahay. Ayan yung may
mismong labas ng bahay. Nakabukas yung ilaw dyan sa labas ng garahe nung iniwan namin. Bumalik kami after ilang days. Asa si Amang? Dito. Na, bumubusinan na si Daddy. O, tara na, labas na tayo. Sige na, labas na tayo, Kingin. Dito. Hindi na.